Magandang umaga mga kaibigan, so narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa iba't ibang nakakadiring pagkain na isinaserve sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag mong kakainin ang ganitong uri ng pagkain kaibigan. Umpisa natin ito kaibigan sa isang wine at sa cheese. Ang Italian cheese na ito kaibigan ay tinatawag na Caso Marzu. Ito ay naglalaman ng libong bilang ng mga maggots. Ito ay opisyal na tinatawag na pinaka-dangerous na cheese o keso sa buong mundo. Ang Caso Marzu ay ginagawa sa pamamagitan ng mga espesyal na langaw na naglalagay ng kanilang mga itlog sa isang pecorino cheese hanggang ang mga itlog na ito ay maging maggots na kumakain at nagdadigest sa cheese na ito. At oo kaibigan, ang mga uod na ito ay nananatili doon para iyong kainin. At pinag-uusapan na rin natin ang keso kaibigan. Ano naman ang isang wine ng patay na baby mice wine? Sa China, sila ay tradisyonal na naglulunod ng maliliit na hairless na mice sa isang rice wine. At matapos itong i-ferment sa loob ng isang taon, ito ay pinaniniwalaan na makakagamot sa asthma at iba pang mga sakit. Maging handa ka lang kaibigan na makatikim ng isang wine na lasang gasolina. O kung mas matapang ka kaibigan, subukan mong kumagat ng piraso ng mais na ito. Hindi ko pa ito natikman kaibigan, pero sa aking pakiwari pa lamang kaibigan, parang nasusuka na ako at nahihilo sa lasa ng mga pagkain na ito. Ano naman kaibigan kung masubukan natin ang isang itlog maalat na iniluto sa ihi? Ito kaibigan ay virgin boy egg bilang appetizer. Sa ilang mga lugar sa buong mundo, may mga vendors na nagkukolekta ng mga ihi ng mga schoolboys sa isang bucket at inilalagay ito sa isang pot na ginagamit para paglagaan ng mga itlog sa loob ng ilang oras. Ginagawa nila ito hanggang ang egg white ay maging yellowish ang kulay at ang yolk nito ay nagiging kulay green. Pinaniniwalaan nila na kapag kumain ka ng ganitong pagkain ay hindi ka ma-stroke at ayon sa kanila, ito ay mabuti sa iyong kalusugan. Para sa mga matibay ang sikmura at patuloy na gusto manood sa videong ito, pumunta naman tayo sa mga seafood. Ang shirako ay isang Japanese delicacy na puno ng semen ng isda. Ang lasa daw nito ay fishy, creamy at grainy at pwede mo itong iserve sa ibabaw ng rice at iprito bilang tempura o kainin mo ito kasama ng iyong paboritong sushi. Susunod sa ating menu ay ang hakal, kilala din bilang fermented rotten shark. Ang mga tao sa Iceland ay naglilibing ng isang patay na shark sa ilalim ng lupa hanggang ma-drain nito ang poisonous juice na taglay nito. At kapag ito nangyari na, ito ay sinasabit nila hanggang ito ay matuyo at ito ay sinaserve sa maliliit na peraso. Ika nga nung taong nakatikim nito, kaibigan. The single worst thing I've ever put on my mouth. Kaya talagang hindi maganda ang pagkain na ito, kaibigan. Ngayon kung matibay ang iyong sikmura para tanggapin ang mga pagkain na ito, malamang nababagay kang tumira sa mga lugar kung saan inihahain ang ganito mga pagkain. So hanggang dito lang mga kaibigan ang ating pinag-usapan sa umaging ito. Sana meron kayong natutunan at kung gusto niyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito lang mga kaibigan, and as always, have a nice day everyone.